Pagod ka na bang umiyak? Pagod ka na bang lokohin? Gusto mo na ba ng maayos na relasyon? Ang sagot dyan, matinong karelasyon o matinong jowa. Hindi ka nakakapili ng matinong jowa kasi mababaw ang self-respect mo. Akala mo kasi sa pagpapaganda lang at pagpapasexy ka, makakakuha ng respeto at atensyon. Kaya ang mga taong na-attract sa'yo, madalas mga manyak. Dahil nga, ganda at katawan lang ang habol sa'yo at hindi ang iyong pagkatao. Ang pagkatao mo kasi ay nakadepende sa iyong karakter. Hindi masama ang magpaganda o magpasexy, pero dapat mas pinapaganda mo ang ugali mo. Kapag lumipas na ang ganda mo, naging timba na ang hugis mo. Oh, no! Meron silang nakitang mas maganda at mas sexy sa'yo, iiwan ka na nila. So, paano ka nga ba magkakaroon ng matinong jowa? Una, magkaroon ka muna ng self-evaluation. Assess yourself kung matino ka rin. Assess your beliefs and desires. Pang matino rin ba yung mga habis mo? Mga matitinong lugar din ba ang mga pinupuntahan mo? Diyan kasi nakadepende ang mga tao na pwede mong makilala at posible mo na maging jowa. Kung madalas ka pumunta sa mga lugar na pugat ng mga kalokohan at gusto mo magkaroon ng matinong jowa, niloloko mo lang yung sarili mo. Pagkakaroon ka ng matinong jowa, kung magpapakatino ka rin, let your light shine. Ang mga matinong jowa ay gusto ng liwanag. Kung hindi siya matino, ayaw niya ng liwanag. Kung matino ka, maiilang sa'yo ang mga hindi matino. Kaya pipiliin na lang nila na lumayo sa'yo. At ang gusto ng liwanag, sila yung mga taong lalapit sa'yo. Ang matinong jowa ay subok rin ng panahon na process ang kanyang ugali. Kaya siya naging matino. Dahil gusto niya ng liwanag, pumupunta siya sa pinaka-source ng liwanag, si Christ. Hindi mo mahihiwalay ang relasyon niya sa Diyos sa taong tunay na matino. Kagaya nga ni Mary, nagkaroon siya ng matinong jowa na si Joseph. Joseph is a spiritual person na kagaya rin ni Mary. Hindi magkakagusto si Joseph kay Mary kung hindi spiritual si Mary. Hindi ma-attract ni Mary si Joseph na matino kung hindi matino si Mary. You cannot discern an angel kung hindi ka spiritual person, because spiritual things are spiritually discerned. We all know this couple both talk to an angel. Una si Mary, nakausap niyang isang angel tungkol sa kanyang virgin birth. Nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary, na hindi pa naman sila nagtatalik kasi nga hindi pa sila mag-asawa, gusto niya na sanang tapusin ang kanilang engagement. Oh, no! Kaya kinausap ng angel si Joseph na huwag niya muna o huwag niyang hiwalayan si Mary. Pinaliwanag ng angel kay Joseph that Mary was conceived by the Holy Spirit. If Joseph do not believe sa power ni God, na God can do impossible things, he will not obey the command of an angel. Pero dahil nga si Joseph ay may relasyon kay God, he just obeyed and took care and accepted Mary. So paano ka nga ba magkakaroon ng matinong jowa? Ikaw muna ang magpakatino. Be the best version of yourself God intended you to be, and be the light, and a good man and a good woman will pursue you naturally. That's all.